matatandaan natin na ang kasagsagan ng Yolanda na nalasa hindi lang ang napakalakas na hangin, kundi pati rin ang lampastaong daluyog. Isa ito sa mga taunay ng Dahilan kung bakit napakarami ang bilang ng casualties sa Tacloban at mga kalapitbayan. At ngayon, gumawa ng ibang ang pamahalaan para maprotektahan ang mga mamamayan sa mga malalakas na alon at sa daluyong na dala ng bagyo. Ito ang Tide Embankment Project o mas kilala sa tawag na The Great Wall of Leyte. Hey, what's up guys? Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay kukumustahin natin ang konstruksyon sa ginagawang Tide Embankment dito sa Tacloban, Palo at Tanawan. Tara, samahan niyo akong silipin ang mega infrastructure project na ito ng Duterte Administration. Pero bago yan, titingnan muna natin ang progress ng ginagawang renovation naman dito sa MacArthur Park. So guys, nandito tayo ngayon sa ginagawang amphitheater dito sa loob ng MacArthur Park. At kung makikita nyo, malapit na siyang matapos. Ito naman ang ilan sa mga trellis na makikita dito sa MacArthur Park. Ito naman ang eternal flame. So guys, balik tayo dito sa Tide Embankment. Alam nyo ba na ang Tide Embankment na ito ay may taas na abot sa 4 na metro at ang haba nito ay aabot naman sa 27 kilometers o katumbas yan ng 12 pinagsama-samang San Juanico Bridge. Proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 7.9 billion pesos at nasasakop nito ang mga coastal areas ng Tacloban, Palo at Tanawan. Kasama sa nasabing proyekto ang pagtatayo ng lighthouse at 2 fish ports.